Kamusta mga kagurang, heto na naman ang inyong kagurang at muli na naman tayong magbabalita. Pero bata ang lahat, matanda na ang iba, pero fresh naman. Kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga hip-hop happenings at videos na ating ilalabas. Kamakailan ay nagulat ang marami sa lumabas na balita mula sa isang battle MC na binaril di umano ang isang foreign national sa isang bar sa Cebu. Base sa nakuhaan sa CCTV, si Range o si Jed Andrew Saliria ay dumating lula ng isang kulay asul na sasakyan at tila babanggain nito ang isang lalaking kalbo na nakilalang si Michael George Ritchie, subalit ito ay tila panakot lamang sa nasabing foreigner. Ayon din sa nakita sa CCTV ay sinipa sa likurang bahagi ng isang lalaki na nakasuot ng sombrerong pula ang nasabing foreign national at nang umatras ang sasakyang kulay asul ay nilapitan ito ng nasabing foreigner. At tila kinumpronta nito ang lalaking nagmamaneho ng sasakyan at sa kalaunan ay napag-alaman na si Range pala ang sakay. Subalit nung tila hinihila siya di umano ng foreign national ay bigla itong bumulagta at ayon sa ulat ay dalawang beses itong pinutukan ni Range, subalit himalang na buhay ito. Ayon sa ulat, mabilis na tumakas si Range pagkatapos ng nasabing insidente, subalit kalaunan ay nahuli rin ito. Ayon naman sa kanyang salaysay mula sa isang interview sa kanya, di umano ay binastos ng foreigner ang kaibigan niyang babae kaya nagdilim ang paningin di umano nito kaya niya nagawa ang mga nangyari. Ayon pa sa kanyang salaysay ay ayaw na ayaw niyang nababastos ang kanyang mga kaibigan, lalo na at ito ay mga babae. Si Range ay kinasuhan ng frustrated murder at illegal possession of firearms at ito ay nakakulong di umano ngayon sa detention cell ng Mabolo Police Station. Samantala ay hinahanap na rin di umano ang lalaking sumipa sa foreign national na kasama di umano ni Range na nakasuot ng sombrerong pula. Matatanda ang nasangkot na rin si Range sa iba't ibang kaso ng mga nakaraang taon. Subalit ano nga kaya ang nangyari at bakit nabaril ito ng battle MC na si Range? Totoo nga kayang ito ay isang self-defense lamang? Pagkat ayon sa nakalap kong balita ay isang MMA fighter di umano ang nasabing foreign national kaya maaari nga kayang ipinagtanggol lamang ni Range ang kanyang sarili. At heto nga mga kagurang ang ating news for today. At sanay na bigyan namin kayo ng impormasyon mula sa ating mga nakalap na balita.